narito ang programang tatalakay sa mga usapin pang negosyo, medical, legal at iba't ibang bagay na kinahihiligan ng mga Pilipino. Connect! Tambalang magkukuyang. Bibigyan pansin ng ating mga kuyang mula sa SCWC ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Connect! Tambalang magkukuyang. At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuya mula sa SCWC at ang programang Connect! Tambalang magkukuyang. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, from West to East, ito ang Connect Tambalan Magkukuya sa programang Usapang Negosyo. Ang iyong lingkod, Stanley Lau. So, birthday greetings muna tayo, mga sirs. So, dito, happy birthday, SCWC brethren, bro, bienvenido, Fermo. Sultan Kudarat 348, bro, Crisanto Jr., Parungao. Kabanatuan 53, bro Aldwin Dumayas, bro Christopher John K. Fernandez, Justice Alejo, Labrador 395, bro Raymond Gochuco, bro Bobby Gonzales, bro Maximiano Manligis, bro Pastor John G., bro Kenneth Mark Tan. Yun, ito yung mga happy birthday mga kuyang. So ngayon, itong medyo mainit din talakayan natin ngayon kasi uso to eh, no? Uso to sa mga kababuyan. Ang ating guest ngayon, si Dr. Roland Cruz. Doc, pakilala mo muna sarili mo. Good evening to everyone. So this is Dr. Roland Cruz. I've been in practice for 23 to 24 years. And yeah, I'm happy to be here. Ayun. Tapos isang guest din natin, isang napakasikat na magbababoy. Puro baboy ngayon eh. Si Ryan So ng Choice Farm. Ryan. Good evening sa mga listeners natin. Salamat at nakinig ko po kayo ngayon. Yun. Medyo malungkot si Ryan ngayon, no? Dahil sa taas ng presyo ng feeds. No? Kamusta ang Russian-Ukraine war sa pagbababoy? May effect ba? Sa ngayon, hindi pa medyo naramdaman pero probably once na yung gas talagang tuloy-tuloy ang taas. So, syempre yung transport, no? Apektado yun. So, I think darating yung time. Oo nga, tsaka yung wheat daw eh, no? Kasi yeah, wheat, yeah. Ang Ukraine or ang Russia, maraming wheat, no? 30% ng world supply ng wheat ay nasa Russia and Ukraine. Ah, 30%, ha? So, mawawala yun. Yeah. So ano alternative na pwede para sa ano, corn, wheat, ano pa? Ano bang energy source? Well, I'm not a nutritionist pero basically siguro more or less more on corn, no? Ang pagkukuha na talaga natin. Pero sa swine kasi hindi masyado ang wheat eh. I think sa poultry ang medyo ginagamit ang wheat. So magkakaproblema tayo sa may problema na ngayon sa piggery, magkakaproblema pa tayo sa poultry, no? Balita ko nga may mga cases ng avian influenza. Na ano na ba? May lumabas na ba? Yeah, I think may balibalita pero I think the DA should confirm it first. Hindi pa nako-confirm ng BAI. I think may mga cases pero I think it's under control. Usually naman laging under control pag sa gobyerno natin, no? Ewan ko lang ha. It should be. Everything is under control pero nagugutom na 'yung mga tao. Ang tataas ng presyo ng baboy. Bakit ang taas ng presyo ng baboy, Mr. So? Because of lack of supply. 'Yun ang primary reason ng pagtaas ng presyo. Lack of supply. Saan napunta yung supply? Doc, baka may ano ka ba? What's... Well, sa supply, because alam naman natin malaki yung nawala sa inventaryo ng baboy. No? Dahil sa yung sinasabi nilang swine flu, no? Pero actually, hindi siya swine flu, no? Oh yeah, it's an African swine flu. Pero ang problem is, I think malaki sa inventory ang nawala. And sinasabi na 3 or 4 million, pero I think it's more. Dahil alam naman natin, Luzon halos naubos ang Luzon eh. And currently, I mean, Danao is still having this menace, no, ASF.
So, mataas ang baboy. Again, if we have it on the based on supply and demand, malaki talaga ang nawala sa supply. Mm-hmm. Even may import. No? Oh, kulang alam, pa rin, no? Yeah, kulang pa rin kasi alam naman natin mataas ang per capita consumption ng mga Pilipino. Mahilig kumain ng baboy. Samgyupsal. Oo, so, I think medyo magtatagal pa yung magandang presyo ng baboy in spite of the import because of lack of definite supply. Mataas and, din kasi, Doc, ang import, no? Ryan, no? Mataas din ang importation kasi worldwide yata ang problema na itong African swine fever. Yes. In spite of maraming scientists sa ibang bansa, hindi pa rin sila nakaka-discover ng real cure dito sa ASF. Pero 'di ba before pa to ng pandemic may ASF na eh, 'di ba? Bakit nauna pa yung bakuna ng mga COVID kaysa dito sa African swine fever? Anong naging problema nila? I think the virus itself is very complex, no? Hindi ganun kadali kasi again, the virus exists I think if I'm not mistaken since 1921. So matagal na. Mm-hmm. So kung madaling gawa ng bakuna to, I don't think na alam mo 'yon, hindi magagawan. Okay. Pero I think yun nga, medyo stable yung virus, very complex. So I think the US also should, you know, rush on, you know, getting this kind of vaccine production. May mga nag-uumpisa na ba na gumawa ng vaccine ng para sa ASF? Ang China o ang India or US or Europe? Actually, ang China is keep on, you know, producing vaccines every now and then, but the problem is sumasabog talaga eh. So, ibig sabihin, hindi talaga nagiging effective. Pero, there are recent trials sa Vietnam, but last week, I just had a meeting with some of my friends in Vietnam, then it still failed. Puro fail, no? So, sabi ko nga dun sa mga farmers natin, huwag munang umasa sa sa vaccine. Ang kailangan nating malaman is kung paano, you know, paano i-manage yung ASF or kung paano ma-prevent yung ASF. So, doon muna tayo. Yung vaccine, again, it's a long shot. But of course, I myself is really excited kung magkakaroon ng vaccine. Mm-hmm. Pero sa nangyayari ngayon, I think hindi pa siya ganong kaklaro para asahan natin. So, palagay ninyo, mga kailan pa lalabas yung vaccine? 1 year? 5 months? 2 years? Ako, personal... Guess, wild guess. Wild guess, 3 to 5 years, I think. Oh! I mean, sa akin kasi, again, kasi maraming farms na nagsasabi, Dok, kailan kaya babagsak ang presyo ng baboy? Ibig sabihin, yung babalik sa normal na 120, 150. So, sabi ko, medyo matatagalan pa yan dahil, remember, para... ma-convince halos lahat ng farms na mag-reap up is kung may bakuna na. Mm-hmm. Diba? And hanggat walang day one na may bakuna na, so medyo matatagalan pa dahil, again, repopulation is 1 year. So ibig sabihin, kung nag-introduce ka ng guilds and ang tanong is kung kailan mo makukuha yung finisher, yung end product nung yung guilds na ipapasok mo, that's 1 year. 1 year. So, eh, hanggang ngayon, walang day one eh. Oh. Ibig sabihin, wala pang bakuna. So, mahirap mag-forecast ngayon. Pero, ako ha, ang tinitingnan ko lang is, I think, 3 to 5 years, baka. Kung ang US is talagang seriously will consider, or very serious in producing or conceptualizing this kind of vaccine. So, yun lang siguro muna. So, nakaasa pa rin tayo sa mga foreign countries, no? Wala pa rin tayong pag-asa gumawa ng sarili. Di ba, dati may sinasabi sila yung ginagamit yung mga dugo, anong tawag doon, para maging vaccine, no? Parang sa PED. Anong tawag doon sa... Parang feedbacking. Oo, parang feedbacking. Effective ba, Doc? Mauubos tayo pag ginawa nila yun. Mauubos. Baliktad. I mean, if that's how easy it is. Mm. So, wala na tayong problema ngayon. Lahat tayo nakangiti na with the ASF. Oh. Pero I think, medyo hindi ganun kadali yan. Tanungin ko si Ryan. Ryan, ano experience mo sa ASF? Kailan nag-umpisa? Ano nangyari sa'yo? Ang ASF ay napakahirap pa kontrolin. Once yung farm mo ay may ASF, almost all of the animals would, one way or another, mamamatay sila. So,
talagang napakalaking hirap sa mga magbababoy itong sakit na ito. So pag parang pagkatapos mo pakainin ng napakatagal, no? 3 months, 4 months, tapos biglang tatamaan ka ng ASF. Yeah. Wala na 'yun. Hindi na pwedeng kainin 'yung baboy na 'yun kasi patay na. Yes. No? Eh anong naitulong sa 'yo ng government natin? Ay, 'yan ang dapat nating pag-aralan kung anong magandang pwede nating anuhin po sa government kung hanggang saan ang kaya nilang itulong. Hmm. Buti, oh, paano mo na-survive? So, from dati nag-umpisa ang ASF hanggang ngayon, 3 years na, no? Mas matagal pa to sa COVID, eh. Yes. So, paano? Anong ginagawa mo? Eh, di ba, magbababoy ka? Eh, ano, nagmanok ka ba? O nagkalapati? O... Tumigil lang po tayo sandali. And then, through disinfection and cleaning, we try to start again. Mm-hmm. Yun ang ano eh, yun ang pero hindi pa rin maka full blast ano dahil hindi. Nakakatakot eh kasi walang bakuna eh. Yes. Pero mamaya pag-uusapan natin may mga ways si Dr. Roland na for repopulation sa next segment natin. Ito sa kasi repopulation guru si Roland eh. So mamaya 7 after 7, yun ang pag-uusapan natin paano mag-repop, no? Pero Ryan, 'di ba? Marami ka rin kaibigan, marami lahat. Bulacan ka eh, no? Yes. Ano nangyari? So, naubos lahat ng baboy sa Bulacan? Yes, almost all of the farms, kung hindi nag-close, eh, nag-downsize. Downsize? Nag-downsize. Mm, dahil sa takot, baka magka-ASF. At nagkaroon talaga ng ASF. So, nahirapan yung mga farms talaga. So, palagay mo mga ilan percent sa buong Bulacan ang tinamaan ng ASF? Ah, si Doc, baka may data si Doc kung well, wala. If you're going to ask me... I think 100%. Halos lahat eh. Halos lahat, I mean, siguro meron pa konti-konti, pero I don't think na significant yon para, alam mo, makabawi ang Bulacan for swine production. Kasi sa ating mga tagapakinig, no, ang Bulacan talaga ang biggest producer ng baboy sa Pilipinas, no? Medyo saturated kasi yung area, puro babuyan. Mayroon mga magkakapitbahay na babuyan, mayroon mga 1 kilometer away. So pag nagkaroon ng epidemic o pandemic or what, no? Sabay-sabay sila nawawala, no? E kamusta yung mga backyard? Nag-uumpisa na ba? Well, I think ang government ngayon, also with the provincial vet and in coordination with the DA and other organization, I think they're really trying their best to rip up. Hopefully maging successful, but then again, siguro may mga kailangan lang i-double check in order to prevent contamination ng mga niripap nila. Mm-hmm. Oh, kasi sayang eh, no? Oh, kasi sayang. Again, kung ikaw yung farm owner, di ba? Mm-hmm. And nakadalawang ripap ka na and bigla ka pang uling tinamaan. So parang yung pangatlo, parang hindi ko alam kung paano... Paano ka makukundin sa mag-repop ulit? Oh, kasi million ang pinag-uusapan dito, siguro 10 million mahina yun eh, no? Mm. Sa commercial farm, 10 million is mahina para sa repopulation. Usually, umabot ng 50 million to 100 million, no? Yeah, and I think may technical team din that they're trying their best yung tigil ASF sa Bulacan. Mm-hmm. And I think hopefully maging successful then yeah, we will see. No, we will see. Again, the repopulation is very difficult if hindi natin makover yung mga blind spot na nagkakos ng recontamination. So yun yung critical, lalo na sa backyard. Kasi sa commercial farm kasi mas madali kasi alam naman natin ang commercial they're into biosecurity. No? Mm. Alam naman natin yon, and then they can control their people. Ang problem lang sa backyard is, of course, if you are a backyard raiser na nasa tabi lang ng bahay mo, papalaki ka, and then hindi mo magagawa yung mga protocols to prevent contamination, then doon ako medyo kinakabahan sa repop in terms of backyard. Pero hopefully maging successful. Kasi ang mga backyard, no, mga nag-aalaga ng mga palima-lima, no? Sa likod ng bahay. Tapos, paano kung may mga katabi silang mga malalaking piggery, natatamaan din mga piggery, no? Kung hindi nakokontrol yung mga backyard, no? And ang backyard ng Pilipinas is 70%, no? Yeah. Consists of backyard raisers.
So isang malaking segment talaga 'to. Kaya sobrang mahal ng ng baboy natin ngayon sa palengke kasi wala talagang baboy eh. No? Eh gusto ng mga tao fresh. No? So ano pang pwede? Nag-repop ka na ba ng konti, Ryan? Yes, with the help of Doc Roland tinatry pa rin natin. Hindi pa tayo sumusuko dahil yan ang alam natin. No, wag kang susuko. Wala na tayong makakaing samgyup niyon sa susunod, 'di ba? Ayun. At saka ano, with the repop naman, I'm very optimist kasi may mga successful farms na tayo nag-repop eh. Actually, marami, no? Marami. Marami na. And sabi ko nga, it's just a matter of focusing kung ano yung mga bagay na kailangang iwasan. Mm-hmm. No, especially, again, yun nga eh, pag may nagtatanong sa atin regarding the repop, is repop ba sa backyard or repop sa commercial? Because there are two things na kailangan, yung approach ba? Kasi magkaiba dapat sila na approach eh. Kasi sa commercial kasi may automatic na eh, dahil alam natin, alam nila yung biosecurity, but for the backyard, kailangan siguro isa-isahin talaga kung ano yung bawal no, na gawin. And ang mahirap kasi niyan sa backyard is, kunyari, yung isa na-contaminate, then yung kapitbahay na-contaminate, then parang, ang feeling ko dyan, parang, alam mo yung community viral load ba, tumataas, wherein nadadamay na rin yung commercial. Kasi pag umulan, tapos, nagkaroon ng konting baha, nadadala yung virus sa mga ibang lugar, eh, no? Actually, may mga experience ako na different farms like sa Quezon at saka sa Laguna na I don't know kung coincidence lang pero every time na umuulan dumadami yung tumatawag sa akin sa ESF. So so doon natin makikita na yung contaminants or yung virus is very stable and nandyan lang sila na anytime they can strike the farm. So you really have to be careful and situate na kung mag-repop is, alam natin yung in and outs. In and outs ng mga... Pero pag backyard talaga, hindi namo-monitor. Yeah. Sa backyard is, yun lang yung medyo challenge talaga. No? Yun yung medyo challenge na kailangan... of course, ngayon, feeling ko wala nang masyadong mag-swill feeding. Pero again, hindi yung swill feeding kasi it's kung nyari wala pa tayong ASF dito sa Pilipinas and then we have to prevent that swill feeding. But I think swill feeding is not the issue anymore, but how you secure the farm or yung backyard farm na meron tayo para hindi makontaminate ng ASF. Swill feeding, ibig sabihin mga kanin baboy, no? Yeah. Mga galing sa restaurant, galing sa ibang bansa pa yung ibang swill. Yeah. No, kasi syempre, pag bumili ka ng ibang mga canned goods sa ibang bansa, baka may kasamang ASF yun. Pwede ba yun, Doc? Yeah. Actually, if I'm not mistaken, during the time ni Secretary Piñoles, may nakita na yan eh, na-detect na yan eh, sa mga processed food, no? But unfortunately, hindi masyado yatang naging powerful yung pag-confiscate noon, then nadamay na talaga. Pero di ba ginagawa nila yun, katulad ng mga baboy sa Mindanao, hindi pwede pumunta sa Visayas, mga galing sa Luzon, bawal pumunta sa Mindanao. Nakakatulong ba yung ganun o lalong nagpapahirap? Well, the objective of not transferring transferring pigs from Luzon or from Visayas or Mindanao is very important. Pero I remember kung ang processed foods kasi matatransfer natin na walang kahirap-hirap, then hindi na natin pag-uusapan yung live meat or yung kung na-disinfect ba yung containers from one location to another, di ba? Pero yun nga, I think inevitable na hindi talaga may iwasan na yung contamination. Marami nagtatanong sa akin, how about Visayas? So sabi ko, huwag niyo akong tatanungin pagdating sa Visayas kasi sa akin, I'm happy that Visayas is still free but sometimes it's just a matter of time. Like yung Vietnam experience ko, mayroong isang area na talagang hindi pa. Then they're very happy that they're doing their biosecurity. But in a span of 3 or 4 months after na medyo ma-resuscitate yung incidents, bigla silang tinamaan. So hindi of course I'm happy na Visayas wala pero they need to be prepared in case. They need to be prepared in case. Ano sila mag-prepare? Eh hindi naman natin nakikita yung virus.
Well, preparation in terms of of course yung biosecurity, and in case na magkaroon, ano yung kailangan gawin. I mm-hmm. think that's the most important thing, no? Ang problem kasi it's pag nagkaroon at hindi mo alam kung anong gagawin, so magpapanik la lahat eh. The more na nagpapanik ka, the more na yung contamination is may spread. Parang sa atin nangyari, 'di ba? Nasa Rizal lang yan eh. 'Di ba? Nagkaroon ng Rizal. The problem is nagpanik. Binenta lahat ng baboy. Siyempre. No, kasi ang bentahan na. Ang piggery yata na yon katabi ng dump site, no? Yeah, dump site. Oh, and so possible to na yung mga in ASF talaga natin galing talaga sa ibang bansa. Yeah, definitely wala naman tayo niyan eh. Definitely ang ano lang kasi I remember 2016 or 2017 I still have this seminar in Vietnam regarding ASF. Mm-hmm. So they're praising me because Philippines walang ASF. Late tayo. I was on pride. I have a huge pride on that particular seminar. But yun na, come 2019, biglang boom, meron na ang Pilipinas. Yeah. So, yun na, hindi natin masabi eh. Hindi natin masabi. No one can tell na hindi ako tatamaan. Parang COVID. Of course, again, biosecurity is very important, but I have this particular client, it's a big client, around 4,000 or 5,000 sows. Na ang biosecurity level niya is tatlo. Ibig sabihin may low, mid, and high biosecurity. Ibig sabihin, bago ka makarating doon sa main farm, nakatatlong ligo ka. Pero tinamaan pa rin. So, bakit kaya no, sa mga daga ba na, kasi yung daga, hindi mo naman mababiosecurity yun eh. Kasi dumadaan sa ilalim ng lupa yun. I think lately, doon sa, dahil nga sa medyo may mga nagpapa consult sa atin sa ASF. Lately, medyo na nakita ko yung isang significant contamination na nangyari. Mm-hmm. Kamukha nga nung sinasabi ko, it's most of the farm, very particular sila sa biosecurity in front of the farm. Ibig sabihin, trucks, workers, hindi po pwede. Mm-hmm. I mean, ligo. Alam mo yun, kuminsan nga, di ba, magpapakarwas pa before pumasok sa farm, iba ang truck sa loob, iba ang truck sa labas. That's very important eh. Pero ang problem is the back door. Ibig sabihin, ang ganda ng biosecurity niya sa harap, pero doon sa likod niya, may pusa na pumapasok from one farm to another, or from aso, pusa, manok. Alam mo yun, so, kumbaga, nababaliwala yung purpose ng biosecurity. Kasi sa una ka lang. Oh, parang yung dining table mo o yung tawag dito yung living room mo malinis, pero yung mga kwarto mo marurumi dahil nga dito sa likod dumadaan, hindi doon sa harap. So yun yung sinasabi ko, although may mga farms na sinasabi nila na dok, mahirap talaga eh, mahirap makontrol ang pusa or something like that, o yung ibang not only pusa, no, kasi example lang naman yun, manok, rodents. Although sa rodents kasi kung wala ka pang ASF, is doon lang naman din ang rodents eh. Ikot-ikot lang eh. Hindi sila lumalayo. Ang nagiging problem ko sometimes, so most of the time, is yung mga farms na may mga pusa, aso, manok sa loob na nakakapunta sa ibang mga farms o nakakapunta sa labas. Kasi mga aso, pag, tsaka pusa, pag may mga nag-hit sa labas na aso, dinadayo nila yun eh, no? So in terms of prepopulation, isa yun sa highly recommended ko is to at least wag magkaroon ng other animals aside from pigs. Otherwise, if you make your farm as like a farmville or maraming hayop sa loob, then maisahan ka lang dyan. Mas mahirap nang i-manage yung farm. Tama. So, yun yung very clear na, I mean, siguro pag-uusapan natin yan. Yun sa second segment natin. Ryan, ano? Taas ang presyo ng baboy, di tiba-tiba ka ngayon. Hindi rin, kasi yung feed cost eh, kailangan na pag-aralan natin na maging mas efficient pa. Feed cost ngayon, magkano ang estimate mo sa feed cost per kilo ng baboy ngayon? Depende sa efficiency mo at more or less nasa 150 to 180
Feed cost lang yun. Wala yes. pang labor, wala pang kuryente, wala yes. pang rental, wala yes. lahat. Yes. So talagang mataas ang baboy. Kahit walang ASF, mataas talaga ang baboy. Yes, yes. Medyo yung cost ngayon, compared before, mataas ngayon. Dahil wala tayong mga feeds. Yes, most of the feed ingredients natin ay imported eh. So kung anong world market price, eh kailangan natin sumunod doon. So laki talaga ng problema, no? Dapat yes. itong election na to, pumili kayo ng mga kandidato yes. na may puso para sa agriculture. Yes. No, kasi kundi mawawalan tayo ng pagkain eh. Yes. Kasi wala nang baboy, tapos manok ngayon nasa peligro. No? Eh mga iba nag-aalaga ng rabbit, yes. ng ano, pero maliit to eh, niche to eh. Hindi natin kay hindi lahat ng tao kakain ng rabbit, yes. no? Ayun, eh mainit ang pinag-uusapan natin ngayon pero magbabalik tayo sa usapang negosyo. Connect, tambalang magkukuyang. Ayun, nagbabalik tayo ngayon sa usapang negosyo. Napakainit ng topic natin ngayon tungkol sa African Swine Fever o ASF, no? Andito sa mga guests natin si Dr. Roland Cruz and si Ryan So. Si Dr. Roland Cruz is a veterinarian, napakagaling sa pagre-repop. Guru. Guru tawag sa kanya eh. Guru is parang guro, no? So, Doc, kwento mo ngayon, paano yung mga success story mo sa pagre-repop? Ang repopulation, ibig sabihin, tinamaan ka na ng ASF, ngayon, nag-aano ka ulit ng baboy, nag-aalaga ka ulit. Repopulation is repop, no? So, Doc, anong experience mo sa mga repopulation? Sa dun sa mga hinawakan natin farm or yung tinrouble shoot natin na farm, two options na ginawa namin. Mm-hmm. It's either a stocking, so ibig sabihin tinamaan to, pero na-resuscitate natin, ibig sabihin na-rehab natin. So sabihin natin tinamaan yung 30%. If you, for example, if you have 1,000 sows, yung 300 na condemn natin, na burn natin siya, and then yung 700, okay na. Mm-hmm. Okay, so may ganun. So restocking, it's filling up na lang yung mga nawalang mga sows. Pag sinabi yung repopulation talaga is totally zero. Naubos, and then for a certain number of months, then gusto uling mag... Usually, Doc, mga ilan months ang dapat? Sa akin kasi, honestly, meron akong ni-repop na 2 weeks, meron 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Ideally, for me, it doesn't matter. It doesn't matter. So, 2 weeks, I mean, and 6 months, yeah, is the same. Yeah, of course, may mga tao dito, may mga magdi-dispute yan, or mm-hmm. may mga sabihin natin ko kontra, no? Pero again, on my personal experience, meron tayong ni-repop na 2 weeks, okay naman eh, stable eh. Mm. Sa akin kasi, it's not a matter of how many months na binakante yung building, but ang importante sa akin is you modify the building na magiging ano siya, magiging tawag ito, hindi siya conducive for ASF or for contamination. So sa akin, yun ang pinaka-importante. But of course, may mga rules na 3 months at least kailangan ng pahinga. And then iba naman gusto 6 months para safe, something like that. Pero sa akin, again, hindi, meron akong 8 months na pinahinga, pero after nilagyan, tinamaan din eh. So, wala so, talaga sa oras, no? Oh, I'm sorry, of course, may mga tataas ang kilay eh. May mga protocol siguro yung bae. Of course, I have to respect the OIE regulations and bae regulations, but again, I'm just speaking based on my experience. No? Ang pinaka-importante sa akin between ano yung downtime, ilang months na ibabakante, or ano yung kailangan mong baguhin dun sa building. So, mas dun ako sa kailangan baguhin sa building kesa yung downtime sa... O kaya sabay, no? Habang nagda-downtime ka, binabago mo yung building. Pero may way ng pagbabago. Yun ang dapat mo explain sa mga listeners natin. Kasi syempre, anong klaseng building? Gagawin mo bang solid yung building mo, walang butas or what, diba? Actually, sa building naman, siguro in my previous interviews then, it's more on yung net. You have to provide some nets. Okay, parang i-close mo kasi yung building eh. Kulambo. Parang kulambo.
Oh. But yun nga, mas maganda yung steel net ba ang tawag doon, doon sa pinakababa. Kasi of course, hindi po pwedeng net lang doon dahil baka sirain din ang daga. Oh. Eh, diba? Tsaka kinakain ng baboy yun. Yeah. So, parang isisecure mo yung building. Of course, if maganda din na experience ko yung in-elevate yung farrowing, maganda experience natin dyan. Elevate, usually naka-elevate naman yung farrowing. Gaano kataas ang elevation dapat? Pero yung iba kasi, most of the ano, hindi naka-elevate eh, nasa baba lang. So, bihira yung naka-elevate talaga yung farrowing. Siguro, sabihin na natin 3 or 4 feet. Above the, ano, the... Kasi dati, nag-aalaga din kasi ako ng baboy. Ang farrowing namin, siguro mga 1 feet lang from the sahig. Naka-elevate. So ngayon dapat... Ito, what do you mean by elevation is, hindi lang yan yung, ano ah, yung stand. Kasi di ba parang siya may stand and then farrowing, no? Hindi ko isasama yung stand. Ibig sabihin, mas i-elevate mo ko siya talaga na mas mataas. So siguro, 4 or 5 feet siguro mas mataas. Kasi, mayroon ako experience na yung gestation, tinatamaan na siya, pero yung farrowing, hindi. Pero ang difference lang na, naka-elevate yung farrowing, yung gestation. Of course, ito yung mga videos natin, no? Katulad nung video tong mga to. Yeah, yun yung sinasabi kong ano, yun yung sinasabi kong parang wire. Parang so, mesh sa ilalim, steel wires sa ilalim. Steel wires. Then makita mo mga naka, ano yan, naka net. So sasabihin na, hindi ba mainit? Di ba, yung normally? Sa akin, hindi eh. Tawag dito, of course, kung talagang yung location is medyo mainit, then you have to increase the fan. Nagdagan na lang ng mga fan, no? Yeah. Kasi may monitor ka naman eh. So yun yung pinaka-important doon. And sinasabi nila sa akin, is it because for bird proofing or something like that. Sabi ko, yeah, in a way, pero hindi siya eh. Ang sa akin, it's more on, baka may mga contaminants na nasa labas na pumasok sa loob. Pag may bagyo o pag malakas ang ulan, alam mo yun. Kasi nga, mayroon akong incidents, I think I had 2 or 3 cases na stable na yung farm. Then, nung bumagyo and then yung mga kalat pumasok sa loob and then bigla na lang pumutok yung problema. Marami na rin nag-offeed. So, mula nung nag-net ako and then I put some these protections, it's stable yung farm. Yung stable? Stable. And then I confidently say it's stable kasi for the past so many months na, I think I've been with ASF for 2.5 years if I'm not mistaken. So, yung mga stable farm natin, mga na-repop na is more than a year na. Maayos tuloy, na. Tuloy-tuloy na. That's why I want to share, no? Yung ganitong practices na kung magagawa nyo ng maayos, mas maganda. Kasi it will help, you know, the industry in repopulate. Actually, simple lang, no? Net, hindi naman masyado mahal ang net. Ang steel wires, hindi rin naman masyado mahal. Yeah. No. Although medyo mahal yung sinasabi mo na farrowing, iaangat mo ng 4 to 5 feet, no? Pero sa isang buong farm, maliit lang yung portion ng farrowing eh. Yeah. No? Yeah, it's 70-30. Eh. Oh, so mga malalaking portion diyan yung mga gestation, yung mga buntis, no, gestation, ibig sabihin mga buntis, no, mga grower, fattener, yun yung malaki, no? So yun mga yun, net lang. Yeah. And net lang and of course we have to follow the biosecurity protocol. And sa akin kasi, kung may masyadong talagang tinamaan yung farm, ginagawa ko once na nag-introduce ang replacement kills, dinidiretso ko muna sa farrowing. So, hindi yan yung dadaling ko muna sa acclimatization, then dilipat ko sa gestation, tsaka dilipat sa farrowing. So, medyo kakaiba din yung ginagawa ko. Dinidiretso ko siya sa farrowing, para at least makita ko muna kung gaano ka-stable yung farm. Ang na-observe ko kasi dyan, every time I transfer dun sa mga ibang farms na medyo nag-experimento pa tayo, dun pumuputok eh. Every transfer. Ang feeling ko nga, mas gusto ng ASF yung nagtatransfer eh, ng pigs eh. Kasi may stress eh, no? Yeah, may stress and along the way, baka doon makuha yung virus. Doon makuha sa daan. Kaya sometimes, pag talagang medyo yung farm is mataas yung naging cases, so inubos talaga ng ASF, ang ginagawa ko dyan is kinakart ko muna yung mga pigs, no? Pagka-transfer. Just to make it sure na hindi nila makukuha yung along the way. So, yun yung
karaniwan na ginagawa natin. And then, of course, testing is very important. Oh, kasi I cannot live without the testing. Yung sinasabi ko dun sa mga farms na hawak natin. Kasi testing is parang flashlight yan sa gabi eh. So, you have to know kung anong nangyayari sa loob ng farm. And without the test kit, then napakahirap. No? So, ngayon, for the past 2 years, ang ginagamit natin parati sa antigen. Pero ngayon yung mga stable farm, I'm looking forward. Kasi I have this discussion with a French guy who is based in Vietnam. Na tawag dito, ang sinasabi niya is, I think it's because the farm you handle is already stable, then I think it's very important to monitor the antibody. Oh, actually, antibody, pagka ano eh, yun pang repopulation tool, you know? Yep, correct. So, dati kasi medyo nawala yung tawag dito, nawala yung tiwala ng ibang farms sa test kit because dati kasi antibody yung ginamit natin. Oh, maling timing, no? Maling timing. Oh. So, kumbaga, lupay-pay na yung baboy, negative pa rin. Negative. Ubus na yung baboy, negative pa rin. Negative pa rin yung lumalabas. Oh. So, good thing nagkaroon ng antigen specifically kasi very particular ako sa test kit kasi I have different test kit na ginagamit eh. And normally dahil nga sa dami nung cases na hawak natin, so I can evaluate different test kit kasi meron na akong sample kagad So makikita mo talaga medyo yung isang brand, I mention the brand? Okay lang. This particular brand, the Ring Bio, yung iba kasi negative, pero si Ring Bio positive. So, bakit mas effective siya o palpak siya? I don't know. I think it's more sensitive siguro sensitive. Siya. Mas sensitive siya compared dun sa iba. And ang napapansin ko dyan is, once na mali ka sa, mali yung tool na ginagamit mo, mali ka dun sa protocol. Kasi, kunyari, di ba ang purpose natin sa test kit is to identify if there are positive animals. And sinasabi siya yung negative naman, di bali wala din, mauubos din yung baboy mo eh. Kasi, ang daming nag-o-feed ah, pero negative naman eh. Actually doon, yung isang farm ko sa Bulacan doon naubos, it's 1,500 sows. Oh, malaki. Naubos yun dahil I was relying na hindi siya ASF. Kasi negative na negative sa test kit. Negative. So, kailangan din ninyo pumili ng magandang test kit, no? Definitely. Oo, kasi kundi, para kang nakikipag... Para test kit. Oo, para kang nakikipagsuntukan sa dilim, no? Di mo alam. Correct. So, that's why, very critical yon. And even dun sa mga, siguro yung wala pa, at least, kailangan nilang may naka-standby dyan. Kasi, karaniwan na nagiging problema ko sa troubleshooting is mayroon ng mga nag-o-feed pero hindi available ng test kit. Early detection is equivalent to cure. Tama ba yung ganun? That's 100% I guarantee na once na tawag dito ma-extract mo yung mga ma-ilibing mo, ma-burn mo yung mga positive animals as early as possible time. Ang laki ng recovery na nangyayari. So yan ba yung doc na tooth extraction method na... Well, ito kasi, nagkamali kasi dun sa word na tooth extraction. Kasi pag sinabing tooth extraction, ano nangyayari yan? Pag nag-offid, alisin mo. Oo. Ang sinasabi ko parati is strategic... extraction. Strategic testing and extraction. Strategic detection. Oo, yes. Yeah, and extraction. Yes, kasi dun sa mga... na troubleshoot natin at rehab nating farm na they're very happy now is that nung na-detect nila ahead of time na meron na, hindi na ilibing lahat-lahat, naging stable na, hindi na naman umulit eh. So, meron mang umulit pero alam yon nagiging program na yung testing na every movement test. So, monitoring is very important. Kasi hindi naman total ni-repop natin na sentinel eh. Okay. Actually, that's the best thing with Sentinel. Kasi, with Sentinel kasi, it's more on monitoring ka na lang kung may antibody or something like that. Pero, kunyari, restocking, then you have to have a program na iti-test mo siya before ka mag-move or after ka mag-move. Okay? So, anong dapat? Antibody testing or? No, that time is normally antigen. Antigen testing. Antigen every time na mag-move.
And yeah, maraming ang naging successful regarding sa testing, meron namang na late. Mm-hmm. Ang problem ko lang, kunyari, for example, 1 or 2 weeks kang malate from the time of the report. Too late na. Nakaka-forecast na ako ng ano eh. Siguro, ang matitira sa iyo is 30%, 40%, or sometimes so one wala. To 2 weeks na paglilate, oh, no? Ganun, pag-delay, no? Ganun ka critical ang testing. Mm-hmm. So, pag na-late ka, parang COVID. Walang pinagkaiba sa COVID, di ba? So, once na nalaman mong ikaw, positive, out ka na. Oh. So, pag hanggat hindi mo nalalaman na meron ka, nandyan ka lang. Nangahawa ka. Nangahawa ka. Oh. And ang problem with ASF is that, eto, marami din hindi nakakaalam nito, maraming positive na malakas kumain. That's the problem. So, kasi mga kung, asymptomatic ba yun? Yes. Oh, kasi kung, alam mo yung kung ang usapan natin dito, ang may ASF lang is yung nag-o-offid, wala tayong problema. Diba? I-out mo na lang yung ano, yung mga nag-o-offid. Pero the problem is, maraming nag-o-offid na malakas kumain, na after 5 to 7 days, doon pa lang sila mag-o-offid. So you have to eliminate them as soon as possible time. So ang nangyari pa sa akin dyan is, nag-testing ako. Kunyari, for example, nag-report siya sa akin kahapon. Sabi niya, Doc, may o-offid tayo, and I saw upon testing na positive. So ang gagawin ko diyan is mass testing lahat ng cells. Okay, mass testing lahat ng cells. Ang purpose diyan is to detect kung sino yung mga positive na malakas pang kumain. Okay. So mag mass testing ibig sabihin lahat 100% test. Yeah, lahat. Eh kung do sa 100% na itetest mo, 50% ang nagpositive. And then you have to take off the 50%, pero ang experience ko diyan, pag early detection kasi, mga 10% lang eh. Pero pag na-late ka, kumisa naka-spread na sa iba-ibang building eh. That's a problem. Kaya, day one pa lang na malaman mo na may positive ka, mass testing ka na lahat. Para at least, tawag dito, masay, parang sunog. Kung nakita mo yung living room mo, yung gilid, medyo nasusunog na, tawag dito, patayin mo na yun. Kasi pag hindi mo pinatay, yung kakalat yun. Parang ganon. Yun yung nakikita ko na experience natin sa ASF. So, ako very straight naman ako, sinasabi ko is, we have to detect them as early as possible time. So, dapat ang test ninyo is ano regular, no? Regular basis. Yeah. Kasi hindi mo naman alam kung may ASF na siya o wala eh, di ba? Oh. So, program yun. Naka-program. Although yung iba na wala pa, sabihin natin wala pa. So, I don't recommend na mag-testing. Ang sa akin lang is may naka-backup silang test kit. Para just in case na kasi hindi naman lahat ng off-feed is because of ASF. Kasi nandun pa yung PRRS, nandun pa yung circle, so hindi naman yan eh. Ang kailangan lang natin is in case siya mag-off-feed, may threat bang nangyayari na ASF na to? So, yun din yung importance na accurate dapat yung test kit mo. Kasi kung hindi accurate yung test kit mo, it will be the same. Kasi maraming nagbebenta ng mga cheap na test kit. Parang sa COVID, ganun din eh. Pamurahan, no? Tapos hindi naman effective. So, lalong nagkakagulo. Correct. And actually, meron ngayon lumabas na portable PCR. They call it portable PCR. Sa akin naman, okay lang yung portable PCR. Pero ang problem ko lang sometimes is that blood pooling to eh. Okay, ibig sabihin, if you have 5 or 6 blood sa isang reactor or something na isang itetest mo. The problem is, pag nag-positive yun, sino sa kanila? Yun, hindi mo alam kung sino. Alam kung sino. So, babalik ka uli sa hanapin mo uli sila kung sino sa kanila. Then, that's the purpose ng rapid, na isa-isa. Kunyari, mag-positive dun sa isang test card, alam ko, ikaw positive ka. With the portable PCR kasi, it's too late already kasi ang maganda lang kasi sa portable PCR, mas cheaper siya eh. Kasi iba blood pool mo. Ibig sabihin, sa test card kasi 1:1 eh, di ba? Sa tawag dito, run, sa isang set yan. Sa isang set. For example, isang test card, for example, 700. So, you cost mo sa isang sa 700. Sa portable PCR kasi is, kunyari, for example, ang isang run mo dyan is 1-2. So, kung 1-2 divided by 6, so 5, mas mura. Diba? Mas mura. Pero the problem is, tawag dito, hindi mo ma-identify. And kailangan mong maalis ka agad. Yan yung ano. Portable PCR is okay.
Pero ang nakikita ko dyan is masyadong late na nangyayari. And marami akong alam na nag-portable PCR din na hindi rin nila nagawa yung tamang protocol. Ganun din. Oh, kasi ganun din. Tsaka malaki ang initial investment ng PCR. Mahal yung machine eh. Oh yeah. Mahal yung machine. Pero tawag dito, kahit na mahal kasi yung machine, kung alam mo yon magiging cost ano naman, wala namang problema eh. Kasi at the end of the day, we want to save the sow. Diba? Pero ang problem lang is that nagkakaroon kasi ng gap between yung efficiency of detecting by a cheaper, alam mo yan, cheaper way of testing, and yung medyo expensive, pero that's the accurate way para ma-detect mo kagad. Kasi sa akin, it's just once na detect mo yan, hanggat maaari, kailangan mailibing mo or masigan mo, ma-burn mo yan as soon as possible time. Otherwise, yung viral load tumataas. Pero ginagawa yata ng iba, binibenta pa eh, no? Well, tawag dito, yung iba binibenta, pero hanggat maaari, yun nga yung ayaw natin sa... Kasi yun ang nagkakalat ng government. I can understand also the government kasi prone siya sa... tawag ito, abuse. Di ba? Pagka ganun yung protocol. Pag hindi dumaan sa gobyerno. Kasi, hindi ibig sabihin, pagka ganito kasi ang ginawa natin protocol na strategic testing and culling, ang gagawin kasi ng farm, ibibenta nila yung mga... Habang pwede pa ibenta, ibibenta nila. So, I can understand also the OIE or the governing bodies regarding the ASF. Pero sa akin kasi, at the end of the day, is how will I save the farm na hindi mauubos? Kasi yan ang problema natin ngayon, mauubos. So, ngayon, okay lang ba na mag-alaga ng punuin mo yung farm mo ulit? Let's say, 1,000 sow level ka, magkarga ka ng 1,000 sow level, o kailangan sa repopulation, dahan-dahan? Yeah, sa repopulation, it should be dahan-dahan. No? Yeah. I should say. Like, for example, kunyari, ang maximum capacity is 1,000 sows, then I recommend normally, okay, 500 muna tayo. And then, eventually, we increase. Dagdag na lang ng dagdag. Until such time na makita ko na stable na yung farm, then secured yung farm, yung risk of having this recontamination is very low, then we can increase. Pero hanggat hindi natin na-stabilize yun, then we cannot go full blast kasi dahil ang daming factors kasi na you need to check, no? Yung tao, yung barriers mo dyan, yun yung critical eh. So, Doc, ngayon dahil sa ASF, no, parang nakalimutan na natin yung mga ibang disease. Humina ba mga ibang disease dahil sa walang karga yung mga farm? Honestly, dun sa mga napasurvive natin yung farm, ano mo, ang farrow to finish mortality is around 8%. Oh, maganda yun. Farrow to finish, ha? So, farrow to finish. See, usually, standard yan, 20, gano'n, no? 20, 25, di ba? Parang ganyan eh. Pero ngayon, siguro dahil na-torch yung mga building, natanggal lahat, nadagdagan ng biosecurity. Nalinis natin lahat, kaya mas maganda. Mas maganda. Tsaka wala masyadong baboy, eh. Wala masyadong congestion, no? Yeah. Wala masyadong congestion and... of course, yung biosecurity na ginagawa natin is more than enough para mapatay yung mga ibang bacteria or viruses. Sir Ryan, may mga gusto kang itanong pa? Yan ang gusto ko itanong kay Doc. Ano ba talaga ang dapat, yung pinaka-crucial na kailangan natin gawin upang tayo makapag-repopulate? Well, again... sa repopulation again, ang kailangan is first mapping tayong tatawagin. Ano yung mapping? For example, if you have the farm is dati 1,000 sows and then totally naubos. Okay. Of course, wala ka ng mga tao dyan. Then mapping tayo. Ibig sabihin, each individual buildings, lahat ba ng mga gamit doon, movable bin, natanggal ba? Okay. That's very important to me. And then, mapping na saan ba kuminsan lumulusot yung mga pusa at aso dito. May mapping ka doon. Kasi kailangan malaman mo yung contamination points eh. Saan ba? Kasi kailangan malaman mo bakit ka tinamaan. And karaniwan na sinasabi natin, tinamaan ako dahil sa biyero. Tama na. Biyero, mga bumibili ng baboy. Biyero. Palipat-lipat kasi sila. Pero remember, biyero is just one thing. Kasi may mga rin tayong, may mga...
may mga tinamaan tayo na malayo naman ng marketing. Mm-hmm. So, bihero pa rin ba ang CC doon? Oh, mga multi-site, no? Oh, di ba? Yung mga multi-site. Oh. So, tinamaan pa rin. Kaya sabi ko nga, you have to open your eyes na hindi lang bihero ang naging cause ng contamination, mm-hmm. but yung mga invaders natin sa likod. Mm-hmm. So, yun yung kailangan iwasan natin. I have also one cases actually in one case in Laguna. Mm-hmm. Okay. Stable na yung farm. After repop na yan? Restock. Restock. Okay. Restock. Stable na yung farm. And then, biglang tumawag sa akin, Dok, bakit, kasi ano siya, testing before movement. Mm-hmm. Dok, but parang may limang nag-positive. Mm-hmm. So, we're trying to see kung saan nagkaroon ng lapses or contamination, mm-hmm. something like that. So, isa lang ang ginawa niya. Dumami, I mean, isa lang yung na-observe niya. Dumami naman yung mga pusa niya sa ano, sa farm. Mm-hmm. Pero hindi naman kayo galit sa pusa. Hindi naman. So, hindi kasi karaniwan sa farm. Ryan, no? Sa farm kasi ano yan eh. Yan yung pet natin talaga eh. Yung pet natin. Kasi maraming daga. Oh, dahil, correct. Yung iba, nagpaparami ng pusa para sa daga. Oh, kasi grabe kumain ng feeds yung daga, no? Malaki ang percentage na nauubos. Mm. Ayun. So, kailangan mag-alaga ng pusa. Oh. Pero ngayon, hindi na pwede. Ay, hindi po pwede kasi kailangan yan yung kailangan hanggat maaari wala sa farm. Mm. No? Pusa, aso, lahat na naglalakad na po pwedeng, alam mo yun, pumunta dun sa building. Oh. Na po pwede mag-cause ng contamination. Eh mga caretaker, paano ginagawa mo? Pinapauwi mo pa ba o... Ang caretaker is ano, ang isa lang ang rule ko sa caretaker, actually, walang crisscrossing na nangyayari. So, kada building, kung saan building ka, doon ka. Pero pwede sila umuwi, kumain ng... No problem. Kumain ng hotdog, okay lang? Pwede. Andi, ganito, hindi sila po pwedeng from the... Depende kasi kung anong status ng farm. Oh, anong klase. Pag ang status ng farm is, kumbaga nasa high alert siya. Mm-hmm. Ibig sabihin, may na-detect mm-hmm. na positive. So, hindi siya po pwede umalis sa barn hanggat uwi na. Ibig sabihin, papasok, then uwi na. Wala na yung lunch. Kasi kung minsan sa farm, di ba, pag lunch, pupunta ng barracks, kakain. Ngayon, walang ganon. Mm-hmm. Pero pag stable na po, pwede. Mm-hmm. Pero, ang pinaka-critical dyan is kailangan yung uniform, isa lang ang nag-laundry. Mm. Kasi most of the farm kasi, kanya-kanyang laundry. Oh. Pero nakita ko dyan kasi, most of the farm boy, hindi sila naglalaba. Mm. Okay? So, yun yung ano ko, kailangan isa lang ang mag-laundry and iba ang boot sa loob, iba ang boot sa labas. Oh. Eh di, huwag mo na lang pauwiin kaya. Doon na lang sila sa loob ng barn nila. Ay, kawawa naman. Dalhin na lang yung asawa niya doon. Ayun. Eh, magbabalik ulit tayo sa usapang negosyo. Connect! Tambalang magkukuyang! Ayun, nagbabalik tayo. Mainit ang talakayan natin dito with Dr. Roland Cruz and Ryan So. Si Ryan, kanina may mga tanong ka. Tanong mo na ngayon. Yes, meron tayong isang napakagandang phone-in question na tanong. For example, wag naman sana, pero alam natin nandiyan ang threat ng ASF at na-contaminate tayo. Napasukan tayo ng virus. Ano ang magandang gawin? Hindi tayo pwede mag-panic, pero what are the steps para mapuksa natin itong virus na ito? From day one na nagkaroon ng ASF, o nakita natin positive for ASF. Again, parati kong sinasabi dyan, so lockdown lahat. Okay? Lockdown. Parang alert level 4. No movement. No movement. Okay? So, once na sinabi natin no movement, no processing, walang insemination mangyayari, walang castration na mangyayari, as in, lahat ng normal routine sa farm, stop. Mm-hmm. Okay. Walang vaccination, walang medication? Yung vaccination, siguro ginagawa natin yan after 1 or 2 weeks. Delay natin. Okay, delay lang. Okay, so that's one thing na pinapa-implement natin. And then, mass testing. Of course, mag-mass testing tayo. Normally, ang experience ko dyan, first mass testing, kung na-detect mo kaagad, siguro for 1,000 sows, siguro makakuha ka ng mga 15 or 10. Positive animals. Mm-hmm. Okay? Sa unang... Sa unang testing.
And then ang ginagawa ko dyan is after 3 to 4 days, another mass testing pa uli. Para kung may mga lumusot, so makita natin. So, siguro makakuha ka ng another 15 dyan, parang ganyan. And normally sa experience ko, after the second mass testing, tatahimik na. Mm. Okay. So, pero gano'n nakalaki yung mortality mo nun? Actually, halos wala pang mortality yon. May nag-offid lang. Offid lang. Offid lang. Pero remember, yung nag-offid na yon after 3 to 4 days, mamatay yon. Okay. Mm. So, after ng mass testing, so ano na yan, tatahimik na yan. And then, eventually, i-observe natin kung kung may, for the next 2 or 3 weeks, kung meron pa. Mm-hmm. Once na naging stable ng farm, then unti-unti natin binabalik yung normal processing. Mm-hmm. Like, for example, insemination, castration, vaccination, something like that. Pero hanggat may lumulusot, walang processing na mangyayari. Mm-hmm. Walang movement na mangyayari. Kahit may benta ng baboy, bawal? Sa benta ng baboy, like for example, sa finisher, okay lang. Sa finisher. Problema. Sa finisher building. Kung may nakahiwalay ka na marketing na building, yeah. No? Kasi ang experience ko sa ASF is like this. Once na hindi sumabog yung breeders mo, hindi apektado ang nursery growing finishing. Mm, so, nag-start siya lagi sa breeder? Normally, nag-start siya. Eh, pero kung ang sinisisi natin, biyahero, paano, bakit sa breeder nag-start? Bakit hindi sa marketing? That's why. Yun din yung nakikita ko na sa... So, hindi, baka hindi talaga behero nagdadala, no? Ibig sabihin, may participation, pero hindi siya yung nakikita main ko. Main culprit. Oh, main culprit. Okay. Uh-huh. Kasi siguro, kunyari, siguro sa sabihin natin sa 25 cases na meron ko, siguro isa o dalawa lang yung meron kagad ang finisher. Mm. Okay. Karaniwan sa gills and sa gestation. Then eventually sa farrowing. Doon sila tumitira muna. Mm. And ang nakikita ko dyan is once naging stable yung breeders mo, mm-hmm. yung boars mo, mm-hmm. hindi madadamay ang nursery growing finishing eh. Mm. Pero once na pumutok yon, then damay. Kasi bakit? Yung mga infected sows mo, nakapag-transfer ka. Sa nursery. Mm-hmm. So, damay-damay na yon. Mm-hmm. So, kaya very critical na madedetect mo kagad at day one pa lang yung cases na meron ka. Mm-hmm. Most of the problems sa mga farms ngayon, nasa denial stage. Hindi, sa totoo lang, maraming naubos dahil sa denial stage. Parang COVID, ganun din. Oo, sabi nga, hindi ASF to. Kumisan nga, positive na sa test kit, siguro problema, may problema yung test kit na yan. Parang ganun ba? So, most of them nasa denial stage, yun yung nauubos. Kasi bakit? Kasi they don't react doon sa problema. Mm-hmm. Ang nangyayari, magugulat na lang sila, isang araw, gigising sila, 5 na o 10 na o 20 na yung nag-o-feed. Mm-hmm. Which is too late already. Wow. Kasi karaniwan yan, first salbo niyan, experience ko, isa o dalawa lang mag-o-feed eh. Mm-hmm. Pag nag-o-feed ba, may lagnat? Yeah. Karaniwan. So, pwede rin nila i-monitor yung temperature ng temperature. Baboy. I-monitor nila yung temperature. At the same time, testing. Kasi yun lang naman magsasabi sa'yo. Wala naman ibang way. Kasi normally, ito tested ko na yung test kit na pag sinabi niya negative. Mm. Ang ginawa namin is yung mga negative, positive, pina-PCR nga namin eh. Oh. Just to make it sure na kasi, siyempre, gold standard kasi ang PCR. Kailangan malaman natin kung gano'ng ka-accurate talaga itong ano na ito, di ba? Itong test kit na ito. But it coincides. It gives you the same result. So, pag sinabing positive, positive. Mm-hmm. Pag sinabing negative, negative. Nagkakaroon lang ng problema between weak positive and tawag dito, negative. Kasi kumisa ng tingin ng iba, ano ba to? Positive ba to or weak or negative or parang ganun. So sinasabi ko lang, isend niyo sa akin yung ano, yung plate. Mm-hmm. Then i-check ko kung weak positive ba yan or negative talaga. So may mga ganun. And then of course, you have to secure the building. Isa pa nagiging problema ko, hangga't maaari kung wala pa kayong tama, i-secure niyo na yung building kasi mas mahirap mag-secure ng building pag may tama ka na. So, parang ibig sabihin, parang dapat paranoid lahat ng tao. Kailangan. Kasi, meron tayong ginagawa, tawag dito, tinotroubleshoot, sabi ko, okay, one seat apart. Okay, one seat apart. Lagyan mo ng barriers yung tawag dito, lagyan mo yung barriers yung nursery. Kasi, totally, walang mga barriers. Talagang open talaga. As in, the normal farm ba?
mas mahirap kasing dumiskarte ng ganon dahil nandiyan na yung virus eh. Mm-hmm. And alam mo, pwede ka na makukontaminate eh. Hindi mo na alam kung nasaan na yung virus. Mahirap. Kaya sabi ko nga, hanggat maaari, kung wala pa, you secure the building na. Mm-hmm. Para kung magkaroon man, mas madali nating matotroubleshoot. Kasi yung magtotroubleshoot tayo ng mga infected cells, tinotroubleshoot mo rin yung mga tawag dito, yung mga barn, no? Yung mga pens. And isa ko pang nagiging problema dyan, pag yung pen ng gestation ay river type. Mm-hmm. River type, ibig sabihin may tubig yung sa baba. Yung all throughout. Oh. Yung shearing. Ah, yan ang nagiging problema ko. Isa yan sa nagiging problema ko. Ay, buong build. Oh, kasi sa gestation, gano'n na ang style eh. Isang mahaba. Mahaba, di ba? Oh. Babagsak lang yung feeds, and then kanya-kanyang kain na. Mas nahihirapan ako i-manage yun. Kasi, syempre, same plate na kayo. Hindi mo na alam kung ano yung magiging contamination. Walang social distancing. And karaniwan ng river type feeder ko, nagfi-fail ako. Yan. So, i-gagawin mo individual? Individual dapat. Individual. Hanggat maaari, individual. Kasi, remember, kunyari, nakadetect tayo ng dalawa sa gestation, no? Na positive. Hindi ka sigurado yung iba doon kung wala pa. Kasi isa lang naman ang kainan nila eh. Yun yung nagiging problem. So, Doc, saan ba nanggagaling yung ASF? Sa bibig ba o sa dumi o sa lahat? Kasi may mga contamination sa bibig, sa laway, sa urine, sa dumi, sa dugo. Pero mostly sa dugo siya. Ah, sa dugo. Oh, pero it's a direct contact eh. That's the problem. So sa dugo, ba't ang bilis ng kalat? Kasi ganito, sa dugo man siya, pero once na yung contaminants nakuha na kagad through oral, yun yung problema. Wala naman kasi sa matter of time na magpapahinog na lang eh. Dadami na lang eh. Yun, walang face mask eh, no? Walang face mask. Yun, baka may maka-invento ng face mask ng baboy. So, yun yung critical. Basta, yun lang yung medyo mga frustration ko pagdating sa river type na yung gestation feeder. Talagang hirap i-troubleshoot talaga. Definitely, I'll be honest na halos yung mga river type na tinroubleshoot ko, medyo hindi ko na resuscitate kaagad. Kasi halos naubos yung gestation dahil nga ganun eh. So may abortion ba nangyayari sa gestation? Yeah, there's abortion. Pag off-feed, lagnat, abortion? May mga sudden death. Okay, hindi naman lahat nag-abort. Merong iba naman. Ah, ito nga eh. Ang napapansin ko ngayon, kasi di ba ang ASF may acute, sub-acute, parang ganyan, chronic. Ngayon, one and a half years ago, ang nakikita ko parati is nagpa-patch yung ano yan, nag-hemorrhage yung skin. Parang circovirus din. Parang pinadel. Okay, parang pinadel. Blue ear. Ngayon recently, wala. Off-feed lang. So, baka humina na. Baka mahina na yung virus. Yun yung nakita ko. That's more on the Mindanao side. So, nakikita ko, hindi, dito sa Luzon, more on nakikita ko, mag-bluish. Sa Mindanao, wala. It's more on off-feed and magpa-positive siya talaga sa ASF. Pero same din. Either off-feed ka or nagka-blue ear ka, parehas mamatay. Same. No? May sudden death na tinatawag and may mga mortalities na kumbaga malakas kumain din kinabukasan mamatay. Meron nga diyan inililibing pa lang namin o ano ibuburn pa lang namin inaabutan na eh. So may mga ganong cases. Paglilibing doc may way ba? May dapat ba 6 feet or what? Yeah, there are rules in tao dito sa mortality pit, no. Pero sa akin kasi ang ginagawa ko nilalagyan ko yan ng bato and lime. No. Apog gano. For disinfection din yan, ano. So may mga ganong rules and sa infeed naman I use formaldehyde sa feed yung premix. And then I use beta-glucans, no? And then a little bit more on zinc. So katulad niyon, nandiyan pa rin yung banta ng ASF.
Yung mga feeds nila, kailangan ba dagdagan nila ng antibiotics or... Not actually antibiotics because it's a viral thing. It's just, I think it would help to reduce kung may contaminants man by using formaldehyde. And pero hindi ba laso ng formaldehyde? No, it's ano, it's a different way. Para siyang kinukumbas lang yan for 3 days eh. Hindi hindi siya ano yung formaldehyde na ginagamit. Pang ano ah. Pang embalsa mo yun eh. No. It's in feed, for feed talaga. So, feed. Sa mixer mo, imimix mo ng formaldehyde. Yeah, and then you have to use it after 3 days. After 3 days. Yeah, there's so many good formaldehyde in the market. There's this... for mycin, salcarb, for fungsal, so magigaling naman yan eh. Ang important lang if you use them is don't use them after mixing. Kailangan may 3 days curing ba para ipatay niyo yung virus doon. Virus or any bacteria sa feeds. Dati hindi nung ginagawa yan ano? Nagdi-disinfect ng feeds, no? Yan, ibig sabihin mo dun, disinfection of feeds, eh. That's one way to really disinfect your feeds, no? Pero paano yung mga probiotics mo? Di patay yun. Hindi naman, kasi parang ano yan, eh. Parang... low dose. Combustion lang, oh. Ano low lang dose. Oh, parang inis... flash mo lang, flash lang. Oh. Hindi siya yung tipong may residue or something like that. Any tips ba na anong maganda pang ilagay sa feeds? Yeah, I use technoglucans, which is the beta-glucans. Ang maganda naman yan is, ang problem kasi sometimes is, baka hindi ka patulugin ng ofid. So once you have beta-glucans, normally, iniiwasan mo yung mga ofid na yan eh, kasi maganda yung resistance, no? So once na nag-ofid, medyo doon ka na sabihin natin na magiging curious kung bakit may ofid. So, ang mahirap kasi if you don't have technoglucans or beta-glucans is that baka nanganak lang kaya nag-ofid or nag-heat lang kaya nag-ofid. Alam mo yan? So, mas it's really easier for you to identify, differentiate kung ano yung normal and abnormal ofid. Katulad sa mga backyard, saan sila makakakuha ng mga beta-glucan? I think dun sa mga commercial feeds naman I assume nagbe-beta-glucan. So may mga feed mill, let's say Sanjin or what na meron, no? Sanjin, Cargill, San Miguel, Yunaco, they're good feeds. I think they're using beta-glucan. Tapos anong drug of choice nila? Kunyari may nakita silang inuubo. Well, depende. Depende yan. Depende, of course, they have their own consultant kung ano yung gustong i-program. Depende kasi kung ano yung nakikita na sa necropsy or sa signs and symptoms ng mga sows or piglets or finishers. So, I leave it up to their consultants on what... Ang problema dito kasi mga backyard, no? Wala silang mga consultants. So, based sila sa mga naririnig nila, no? Yeah. I think they're more on the water soluble. Kasi most of the feed mill, kasi they're not putting antibiotics. Preventive lang yung antibiotics nila. Ryan, may mga gusto kang i-share sa mga listeners natin na paano ka naging successful sa pag-re-rep up? Yung basics lang, biosecurity pa rin ang kailangan natin gawin dahil itong ASF, wala itong vaccine or wala itong gamot. So, kailangan natin i-review yung mga steps on basic biosecurity, which is sometimes hard to do, but kailangan natin matuto. So, ano yung mga steps na ginagawa mo sa farm mo? Number one, yung ano... Ligo. Yes, shower in, shower out policy. And number two... Pero paano mo makikita yung mga tao mo kung nagsha-shower ba talaga? Yan, isang magandang tanong yan. Because, Magandang mga CCTV. Wala. Hindi natin pwedeng gawin yon. But, kailangan natin, more on trust. Yan ang, na lang. Shower in, shower out. Ibig sabihin, pagpapasok sila sa farm, shower. Yes. With sabon, syempre. Hindi lang shower. Shower. With soap and shampoo. Importante rin yung shampoo. Tapos, ano pang ginagawa mo? Kayo, ikaw, pag pumupunta ka? As much as possible, pag pumupunta ako, I have 3 days downtime from other places. Hindi ako pumupunta. Sa bahay lang ako. So, katulad nun, pag pumupunta ka sa farm, pwede ka umikot sa mga building mo. Hindi ba, pwede ba yan, Doc, o hindi pwede?
Well, as much as possible, kung, again, it depends sa situation, no? Kung if you're currently on the red flag, hindi ka po pwedeng, hindi mo pwedeng gawin yon. It's more on talking to supervisor and people that is designated in a particular building, no? So, sabi ko nga, no movement ang mangyayari. So, hindi po pwedeng, kasi pag nakita ka ng tao, na kunyari from one point pumunta ka, sa isipin nila, pwede naman pala eh. Parang ganun. So you prevent that kind of confusion. So hangga't mara, even me as a consultant, normally I just go to the main office and talk to them. Mm-hmm. And if they see some signs and symptoms na I think alam nila na kailangan i-consult, then they just take a picture and or video. No, pero hangga't maaari, hindi ka mukha dati kasi rumorota ako eh. Ikot sa farm. Mag-start ako sa farrowing, then papunta sa finishing. Ngayon hindi po pwede 'yon, especially now na hangga't maaari gusto nating stabilize yung ano yung thinking ng tao na hindi po pwede mag-crisscrossing. Nagpa-perform pa ba kayo, Ryan and Roland? Nagpa-perform pa ba kayo ng necropsy sa farm? Advisable ba 'yan sa SF? Ako hindi. I don't perform necropsy simply because alam naman natin na ASF is more on sa blood. So isa yan sa tinanggal ko, performing necropsy as much as possible. And I do some barriers sa mortality pit. So naglalagay ako ng barriers sa mortality pit simply because remember, kunyari may nakalusot na isang kung anuman pusa, aso, manok or something like that na dumaan sa mortality pit mo, which is ang heavy virus kasi nasa mortality pit eh. Kasi yan ang tapunan mo lahat eh. And then biglang pumunta sa building mo, then game over ka na. Yun pa gusto ng mga aso. Usually, kinakalkal nila yung mga buto-buto ng mga namatay na baboy eh, no? Yeah. So game over ka na doon. It's a no-no. Kaya as much possible, nire-recommend ko, sinasabihan ko yung mga farms natin whether wala pang tama or tinamaan na or nag-rip up na to secure the mortality pit na hindi siya open. Kasi karaniwan ng mortality pit, iba, hukay lang. O kaya tawag dito, meron kang concrete na i-lift mo yung parang sarahan, di ba? Ako sinasabi ko sa kanila is, i-barrier nyo. Yung parang may bakod talaga pag mortality pit. Kasi ngayon, hindi na po pwede kasi pwedeng pagmulan niya ng contamination. So, yun. Ginagawa mo ba lahat yan, Ryan, sa farm mo? Yes, especially pagka may nagsabi sa atin na katulad din Doc Roland, kailangan natin gawin for our safety. Meron kang secret na gusto mong i-share na ano ka naging successful, baka may gusto kang i-share para makatulong ka naman sa ibang farm. More on ano lang, kailangan ano, yung buo ang loob natin. We have to be confident in whatever we do. Yun na lang yung... Confident and innovative, no? Yeah, innovative. Huwag kang matatakot. Yes. Yun. Kasi nandito naman mga katulad ni Dr. Roland na rep-up guru, no? Yun ang tawag sa'yo ngayon, Doc. Yun, no? Nga, hindi ko alam kung sinasag na. Yung isang kaibigan natin. Pero totoo naman, wala naman ibang nagtuturo mag-rep-up. Katulad ni Doc, ang, no? Ang isang na-observe ko lang kasi, actually yung mga kapwa consultant natin magagaling din naman eh. Magagaling yan actually. The only problem is with ASF, most of the farms hindi na sila nagko-consult because natatakot silang malaman na meron silang ASF. So yung magagaling nating consultant, they're having a hard time to go to the battleground kasi kung hindi ka naman tinatawag dahil may ASF, so alam mo yan, bigla na lang ikakat nila yung ano eh, yung ties with the consultant dahil kanya-kanya na eh. Ano ba? Yun yung naging disadvantage with ASF actually. So, sa akin kasi, dapat, ako, I tell all the farms that been with my online ASF that I will treat it as confidential. Of course, sa atin lang to, then we manage it, tawag dito, na maayos. So, sa akin, they need to consult their consultant in case na may mga ganyang cases so that mag-guide sila ng mga consultant kung anong gagawin. Kaya rin maraming naubos is nagkanya-kanyang farm. Parang nagkanya-kanyang self-medicate. Yung paging katabi niya, may sinyales. Pati sila, feeling nila, meron na. So nagbenta na sila ng baboy. Parang nawala yung ano ba, nawala yung participation ng mga consultant to help them.
So yun yung sana ma-improve no for the repop. Na just to be trust, be kailangan open, ng trust. Be open kasi they need us. The consultant, maraming magagaling na consultant diyan. Like sila Doc Max Montenegro, mm-hmm. Angel Manabat, Eugene Mende, Rolbero, mm-hmm. Doc Bilima. So and many more no. Na magagaling yan. Ang ano lang is kailangan maging open-minded in terms of yung mga farms no? in managing it. Siguro kasi mas naintindihan mo to kasi dating nasa farm ka mismo eh no. Doon ka nag-umpisa sa farm, 'di ba? Sa Puyat Farm, yeah, no? Yeah. Ano lang, sabi ko nga, naswerte lang ako dahil may dalawa, tatlo, apat na farm na nagtiwala. Sinabihan talaga ako, Doc, pag-practicean mo na. Kumbaga, at the end of the day, at that time, Bulacan ng Bulacan, wala na eh. So, nung pinagpa-practicean ko siya, of course, I read some articles and I read some research. I mean, research and seminars, attend seminars sa ASF. Then doon ko na nakita doon sa battle gum, ano yung hindi po pwede, ano yung pwede. Ano yung po pwede yung maiwasan, hindi mo pwede iwasan. So, naswerte lang ako doon. Kaya mayroon tayong mga experience sa ganito. Otherwise, kung same lang din na taguan, wala rin. Kaya ako ay encourage farmers during the repopulations to be open kung ano dapat gawin. Magtanong. Kung meron man problema, kailangan masolusyon. Yeah, speaking of magtanong, Doc, saan ka nila pwede i-contact pagka may kailangan sila? Si Ryan tawag dito. You can contact me at 0995-381-6698. And then of course sa Facebook we can have this message. Dr. Roland, anong pangalan mo sa Facebook? Roland, no? Rolando Cruz. No? Add lang nila. Kung may questions sila, mag-message lang sila sa'yo. If you have questions, you can ask. And as kung kaya natin sagutin, sasagutin natin. Alam mo yun, kung iba natutulungan natin. Why not para ma-improve yung industriya. Ikaw Ryan baka may gusto ano ka yun may number ka or ano na kung saan sila tatawag sa iyo or para matulungan mo para mabigyan mo ng advice yung mga farmers din no mga gusto mag-repop. Yes, sa Facebook na lang Ryan Stanley So. Ryan Stanley So, yes, doon kanya mahanap no. Actually si Ryan marami tong experience na sa baboy. Iba-iba experience. Hindi lang to sa ASF kasi simula ng lolo niya nag-aalaga na ng baboy eh. 'Di ba? Yes. Ayun. Yan ang alam nating negosyo and yun pa rin ang gusto nating negosyo. Ayun. So malapit na tayo matapos no. May mga gusto kayong batiin, Doc. Yeah, ito I'll take this opportunity lang no kasi baka mag-guide sa akin mga ito eh. So binabati ko si Manang yun nag-aalaga sa amin. Si Manang, of course si Commander ko si Marie si Zach, Jonas, saka si Zuri, of course yung biochem team. Ayun, biochem makakatulong sa mga tao yun, very, no, mga farmers. Powerful team for biochem Philippines, no? And of course si Jojo. And of course the farms. Alam na nila yan kung sino farms sila, no? They're actually watching it right now. So, salamat. Ayun. Okay, so Ryan, ikaw, may babatiin ka? Thank you na lang sa lahat ng mga ano listeners natin. Sana I hope that eventually makaka-recover din tayo lahat. Sana. Let's pray for it, no? Kailangan na natin ng baboy talaga. No? Ako naman, babatiin ko yung mga anak ko, si Aiden and si Alec. Hi, Aiden. Be a good boy, and Alec. Okay, so dito na nagtatapos ang show natin, no? Abangan ng next program is Mystic Monday with Pangga Nika Abaw. Okay, bye-bye. See you. Connect! Tambalang magkukuyang!